Auto-tune. Nakarinig ka na ba ng isang singer na gumagamit ng auto-tune? Okay ba na gumamit ng auto-tune kapag nagre-record ng kanta? Let's talk about it in a short minute. Marami kasi sa mga tao ngayon na gumagamit ng term na auto-tune without knowing what it is. Nababasa ko yan sa comments sa mga posts ng ibang singers. At pati sa akin may mga nagko-comment ng ganyan. Well, karamihan kasi sa mga tao ngayon, particularly sa mga non-musically inclined, kapag nakakita sila ng isang singer na gumagamit ng mga technical musical equipments like condenser mic, sound card, Focusrite, mixers, they are assuming that this particular singer is singing with auto-tune or makarinig lang sila ng reverb. Ang tawag ng iba doon, auto-tune. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng auto-tune. Mas magandang term na gamitin natin para dyan, pitch correction. Makikita ito madalas sa isang recording software. Tinatama nito yung maling pitch or tono ng kumakanta in real time. Well, I'm not saying na walang-wala sa tono yung singer. Kung sa pandinig natin, parang nasa tono naman siya. Pero meron kasi tayong tinatawag na microtones. Kung papakinggan natin ang microtones sa piano, hindi natin siya maririnig. Dahil ang tunog ng isang microtone ay nasa gitna ng two adjacent keys na tinatawag nating semitone. Okay, example. Kaya mo bang hanapin ang tunog na ito sa piano? Try natin. Ito. Ay, hindi. Mas mataas. Sumobra ng taas. So, ibig sabihin, nandito siya sa gitna ng dalawang to. Ang goal lang naman is itama yung tono na yon. It's either yung nasa left or yung nasa right. Kapag ang isang singer ay kumanta ng live, hindi maiiwasan ang magkaroon ng microtones. Depende kung praktisado talaga. Kaya naman, para maayos yan sa recording, dapat ang recording software na ginagamit ay may feature na auto-tune or pitch correction. Para maitama yung tono base dun sa nakaset na key nung kanta. Yan ang purpose ng auto-tune. Huwag sana nating isipin na kapag ang singer ay gumagamit ng auto-tune, hindi na nila kayang kumanta. Talagang ginagawa lang ito ng mga record producer kapag ang singers ay nagre-record ng kanta or gumagawa sila ng album para presentable siya pakinggan kapag nirelease na siya officially. This is very, very technical para i-explain kasi ang mas makaintindi lang nito yung mga sound engineers saka yung mga music producers. Hindi ako sound engineer or record producer, but I'll show you some example. I am using GarageBand software at isa-set ko yung key ng project na ito sa key of C. Now, I will sing Do Re Mi na walang auto-tune. Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. And i-playback natin. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sa tingin ko, nasa tono naman yung ginawa ko, pero subukan nating lagyan ng auto-tune. Select ko lang tong extreme tuning, and then isagad ko lang yung pitch control. By the way, ito pala yung alam kong pitch correction dito sa application na to. Sige, check natin. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sana narinig niyo yung difference. Honestly, I am not using auto-tune kapag ako ay nagre-record kasi naiilang ako. Ang ginagawa ko na lang, inuulit ko na lang yung tono kung saan ako nagkamali. Ayun lang, and please follow me for more music contents.